Kulang ang napaparusahan kaya tuloy pa rin ang mga hazing. Itong iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian kasunod ng pagkamatay ng estudyante ng Adamson. Sabi sa teleradyo ni Senate Basic Education, Arts and Culture Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, isa sa pinakamahigpit sa buong mundo ang anti-hazing law ng Pilipinas dahil dumaan na ito sa dalawang amyenda at detalyado ang parusa sa lahat ng sangkot, magkukonsinte at maging sa paaralan. Pero mula nang maging batas noong 2018 hanggang ngayon, umabot pa sa 10 ang report ng hazing. Dapat paigtingin-anya ng pulisya ang panguhuli sa likod ng mga hazing at pabilisin ang gulong ng hustisya. May panawagan din si Gatchalian sa Tau Gamma Phi Fraternity. Halos kalahati ng mga pangyayaring hazing mula noong 1950 pa ay may kaugnayan ng Tau Gamma Fraternity. Una-una, nananawagan ako sa kanilang hanay, lalo na sa liderato nila, na labanan ng hazing. Paglabas sila ng mga statements na talagang kinukondinaan ng hazing at hindi nila ito tolerate. Ang importante ay may makulong. Yan ang importante. Kulang yung ating napaparusahan, kaya walang takot pa rin itong mga taong to. Implementasyon ang importante. Para naman kay Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel, dapat laging nakatutok ang pulis sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-hazing law. Naniniwala rin si Pimentel na ang lahat ng aktibidad ng mga fraternity ay dapat na minomonitor ng mga otoridad ng mga eskwelahan. Ay, all the time may police jurisdiction dyan kasi yung hazing kasi is physical injuries yan and or homicide. Posible pa ngang murder ang kaso. Involve ang police sa enforcement of the anti-hazing law. But some association, fraternities, yung mga ganyan, association, are school-based. Pagka school-based yan, dapat pa ngayon rehistrado sa university or sa paaralan. Tapos, dapat minomonitor din po ng school authorities yan. Minomonitor ng Senado ang kaso ni John Matthew Salilig at nangako ng investigasyon kung makikitang hindi ito uusad. Binibigyan muna anya ng pagkakataon ng otoridad na mahuli ang mga nasa likod ng krimen.